Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluluto tayo ng sinigang na baka sa kamias with Gabi. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Gagamit tayo ng baka, kamias, sibuyas, kamatis, pati na rin ng sili. Ang gamit ko dito, jalapeno, pero mas maganda kung siling pangsigang ang gamit natin. Spinach, gagamit din tayo dito ng talong, ng sitaw, ng taro or gabi, pati na rin ng okra. Kailangan din natin ng tubig, ng beef broth, pati na rin ng patis. Umpisa na natin ang pagluluto. Pinagsama ko lang yung water, pati yung beef broth, dito sa isang cooking pot at pinakulo ko na ito. Once kumulo, ihahalo na natin dito yung kamatis, yung onion, pati na rin yung kamias. Hahayaan lang natin itong kumulo. Kapag kumulo na, papabayaan lang natin itong maluto ng ilang minuto pa at ilalagay na natin dito yung baka. Itong baka na gamit ko, hiniwa ko into cubes. Once malagay na natin yung baka, hintayin lang natin na kumulo ulit yung liquid dito. At once na kumulo na, itutuloy pa rin natin yung pagluto hanggang sa lumambot yung baka. Sa kalagitnaan ng ating pagluluto, ilalagay natin yung taro o yung gabi. Pati na rin yung siling pansigang. Ang gamit ko dito, jalapeno pepper. Kung meron kayong siling pansigang na yung traditional na ginagamit, mas maganda yon. Tatakpan lang natin uli ito at itutuloy lang natin ang pagpapakulo hanggang sulumambot na yung karne ng baka. Habang pinapalambot natin yung baka, lutuin muna natin yung gulay. Nagpakulo lang ako ng tubig dito sa separate na cooking pot. At kapag kumulo na yung tubig, ilagay na natin dito yung okra, pati na rin yung sitaw. Ang ginagawa natin dito ay binablanch natin yung mga gulay. Ibig sabihin, papakuloan lang natin to ng ilang minuto at pagkatapos, sasandukin natin kagad at ibababad natin sa isang bowl na may malamig na tubig. O kung merong yelo yung tubig na yon, mas maganda. Ang dahilan nun, na-maintain natin yung texture ng vegetable, which is yung crisp nito, pati na rin yung kulay. Hahanguin na natin yung gulay at ilalagay na natin sa isang bowl na may malamig na tubig. Gagawin din natin yung prosesong ito dun sa talong, pati na rin dun sa spinach or sa kangkong, kung ano yung gamit ninyong ingredient. Ito na yung talong. Kaparehas ng ginawa natin kanina, lulutuin lang natin to ng ilang minuto at hahanguin natin agad. Ang pinakahuli yung spinach or yung kangkong, gaya ng sinabi ko kanina. Pero kapag gagawin natin ito sa green leafy vegetable, mas mabilis ito kumpara dun sa mga gulay na ginamit natin, kagaya ng sitaw, ng okra, pati ng talong. Pwede rin kayo magpakulo ng bagong tubig para dito. Ito na yung itsura ng mga gulay na na-blanch natin. Kung makikita ninyo, makulay at napaka-crisp pa ng texture nito. Balikan na natin yung niluluto nating baka. Sa puntong ito, malambot na. Ngayon, lalagyan lang natin to ng patis para pampalasa. Hahaluin lang natin at lulutuin lang natin ng ilang minuto pa. Pagkatapos, ilipat na natin to sa isang serving bowl. Ilalagay na natin yung gulay at serve na natin. Para sa kumpletong recipe nitong ating sinigang na baka sa kamias, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Maraming salamat!